Para sa ikalawa at huling yugto ng paglalakbay namin tungo sa Bataan, ay umpisahan natin ang kwento kung saan kami nagpalipas ng aming unang gabi sa tabing ilog ng Talavera. Sa puntong ito ay naitasan kaming maghanap ng dahon ng saging upang maging sapin ng aming almusal. Hindi namin inaasahan na masukal pala ang landas patungo sa puno na natanawan namin mula sa tabing ilog. Buti na lang at nandun si Tatay Jojo, isang lokal sa Nayan na iyon, at siya ring tumulong sa amin upang makakuha ng dahon ng saging. Yes, maraming salamat, Tay. Hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon upang alamin at kamustahin ang kabuhayan ng mga taong naninirahan sa Nayan na iyon. Dito kasi subahan mga alaga akong hayop. Mayayari po mga baka ang kaya nagpapastol. Maga, hapon. Bukod po sa lemon na napatay kabuhayan dito. Dito sa gulay. Kahit anong gulay. Kita niyo mama na may pasan ng tikli. Opo. Mag-harvest sila ng kamatis doon sa taas na yun. Oh. Mapasok niyo sa sakyan dyan eh. Na... May nakakabot po sa taas? Oo, oh, yung mga diduwal na sakyan. Opo. Tapos yung pinaka naglayer ng bundok na yan, may ano, yung luya, ginger farm. Daming panunim. Sa aming pakikinayam ay malinaw na pagsasaka ang pangunahing pamumuhay sa Nayan na ito. Sayang lang at hindi namin nabisita ang ilan sa kanilang mga pananim. Bago lumisan, ay binigyan pa kami ni Tatay Jojo ng dahon ng ampalaya. Ayon kay Tatay Jojo, ilambing daw siya ng kanyang mga apo. Kung kaya't maaga rin siya sa lugar na iyon upang mamuti ng ilalawak sa kanyang lulutuing pagkain para sa kanyang pamilya. Ang sarap din namang mamuhay sa Bukid o probinsya, kung sana sa tabing bakuran mo lang ang mga sangkap ng iyong kakailanganin, lalo na kung lumalambing ang iyong mga mahal sa buhay na matikman ng isang lutuin. Nice! Treasure! Treasure! Mahala na dyan! Makakain ng almusal ay agad na rin naming nilisan ang karanglan. Medyo may kakuparan ng tuktok, kung kaya't mahabang oras ang nilalaan namin para sa mga tulad na biyahe nito. Habol naming marating ang Batad bago magtakip silim, upang sa pagputok ng araw sa kinabukasan ay masimula naming galugarin ang nagagandang rice terraces nito. So, andito na kami sa Banawi. Unfortunately, malakas yung ulan. At tuloy ang bangi. Siguro approximately mga 30 kilometers away na lang tayo sa destination. Let's go, Banawi! Let's go! At habang nasa Banawi, ay hindi na rin namin pinalampas ang pagkakataong masilayan ng ilan sa mga view deck nito. Banawi, rice terraces, di ba? Ayos na ayos. So, view deck lang ng Banawi din. Fancy naman eh. Tungo sa Batad. Power? Power? Walang power! Pinupulong mo sa camera. I-power mo! Sa testing! Seryoso ako eh. Okay. Huwag mo lang seryoso. Hindi ako seryoso. Power mo! Power! At sa aming pagtungo sa poblasyon, ay minatanawan si Mac na isang wooden scooter. Kung kaya't hindi nito pinalampas ang pagkakataon upang masubukan ito. Ayon sa aking pananaliksik, ay mayroong karerang nagaganap ng mga wooden scooters tuwing Imbaya Festival ng Banawi. Suot ang mga tradisyonal na pananamit o wano ay mabilis na pinalulusong ng mga kalahok ang kanilang mga wooden scooters sa makurbadang landas mula sa gulod hanggang sa poblasyon habang tanaw ang mga rice terraces sa baybayin nito. Kita kita sa GoPro. Kita? Yes. Diba, binigyan pa tayo ng baghari habang dito sa Banawi patungo sa Batad. Power! Power! At tulad ng inaasahan, ay gabi na nang marating namin ang Nayan ng Batad. So, nagdi-discarga lang daw ng gamit kaya hindi kami makawadaan. And mukhang hanggang dito lang yung sasakyan kaya bababa lang siguro yung gamit dun mula aspet. And dito rin, somewhere dito rin magpapark. So, yun lang. Mukhang dito matatapos yung dito namin. Tingnan natin kung ano yung mga kaganapan for tomorrow. And mukhang bukas yung pinaka-highlight no paglalakbay na ito. Diba? So, yun lang muna. Peace. I'm out. Dahil dilim na nang marating namin ng Batad ay kinaumagahan ko na nasilayan ang tanawin mula sa aming tinuluyan. Ang Batad Top Viewpoint Guesthouse ang nagsilbi naming tahanan habang naririto.
halos 10 minutong lakarin mula sa aming parking spot. At marahil ito ang pinakamalapit na homestay mula rito. Mayroon din silang bagong gawang Ifugao Native House na maaari niyong tulugan. At higit sa lahat, ay isang napakagandang tanawin ng batad rice terraces mula sa kanilang restaurant. Pasado alas 8 ng umaga na magsimula kaming mag-trek patungo sa main village ng Batad. Sila Gemma na anak nila Ate Grace ang magsisilbi naming gabay sa paglalakbay na ito. Ayon sa kanila, ay humigit kumulang isang oras bago namin marating ang naturang main village. Matatarik man ang hagdan ay hindi iniinda ng mga bata ang landas na ito. Kay sarap din isipin na sa murang edad nilang iyon ay namumulat sila sa mga ganitong paglalakbay. Malayo sa modernong teknolohiya ng cellphone at tablets, nakakalungkot man tanggapin, ay karamihan ng mga kabataan ngayon ay nauubos ang oras sa mga gadgets tulad nito. Hindi ko rin masisi, marahil sadyang iba ang pamumuhay noon kumpara sa buhay ngayon. Subalit sana mas madaming magulang ang maglaan ng oras at panahon na ilabas ang kani-kanilang mga anak, ipakilala at iparanas ang payak na pamumuhay malapit sa kalikasan at malayo sa modernisasyon. Hindi ko sinasabing masama ang modernong teknolohiya, subalit importante din na ipamulat sa kabataan ang payak na pamumuhay sa probinsya. Puntahan ang iba't ibang lugar na sa mga pahina ng libro lamang nila nakikita. At higit sa lahat ay pagyamanin ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng mga ganitong karanasan. Grabe, oh, ganyan kalapit sa atin yung hagdang palayan dito sa Batad. Sarap isipin na gawa lang ng mga ninuno natin yan. Specifically yung mga ninuno natin dito sa Ifugao. Ayon din sa mga lokal, ang mga lupain daw dito mostly owned pa rin ng mga tao dito. So hindi siya binebenta kung hindi ka kamag-anak ng mga taong taga dito. Ganun din yung mga ani nila dito, yung mga naani nila dito. Yun ay majority for personal use. Hindi daw siya binebenta for public consumption. Power! Sheesh! So, ayun. Atuwa. And first hand natin itong ina-encounter ngayon. Tapos mukhang yan yung patubig system nila dito or tinatawag nating irrigation. Nang malapit na sa main village, ay minakasilubong kaming isang lokal. Walang pagdadamot siyang nagbigay ng kaalaman ukol sa kanilang mga pananim. Ay, oo, pula siya. Pula, pwede ba? Ay, oo, pula. Anong breed? Red rice. Nice. Kala namin red ration. Red rice. Ito yung mga nakatanim po ngayon. Ano to? Every season pinapalitan din? Or laging ito? Depende. Depende po. Depende sa dating ng palay. Dito din lang gagaling yung itutong namin. Ay, dyan dito din? Okay. Nice. Ate, ako na lang to. Thank you. Pakuha rin ako isa, titikman ko siya ng fresh. Nice. Ate, ako na kukuha para hinug. Kukuha yung isa. Ay, isa nga lang. Hindi, okay lang. Okay lang, ate. The best. Okay. Salamat ate. Maraming salamat po. O nga no? Salamat po. Napakatibay ng mga lokal dito. Abet. Ang Batad ay isang nayo na liblib at malayo sa poblasyon ng Banawe. Kilala ito sa malakoliseo nitong hagdan-hagdang palayan. Itinuturing na isa sa mga well-preserved and best among all rice terraces sa buong Pilipinas. Tinatayang humigit kumulang 1,500 lamang ang mga taong naninirahan dito. Karamihan ay namumuhay pa rin sa payak, payapa at tradisyonal na pamamaraan. Sinasabing mangilan-ngilan pa rin ang nagsasagawa ng iba't ibang ritual, lalo na ukol sa ikasasagana ng kanilang mga ani. Patunay dito ang isa sa pakikinayam namin sa isang lokal na nagbigay ng kaalaman patungkol sa mga bulul. Sakripisyo kami ng manok, gano'n. Tapos yung dugo. Pinasa-shower lang sa kanya. Tuwing kailan po ito ulit? Tuwing anihan. At tuwing anihan. Naaayon po sa paniniwala. Para papasalamat. Para sa magandang ani. Maraming salamat tayo sa kaalaman. So,
pabalik na kami sa accommodation actually. Hanggang dito na lang kami sa may Blue House view deck. Kung hindi na namin pupuntahan yung hindi naman namin pupuntahan yung highest point. Since may habulin kami yung oras eh. So tara! Single pot! Diba? Laro-laro tayo. Lalaro-laro tayo sa putangina. Sa hagdan-hagdan palayan ng batat. Katuwa ako. Nakakalula din siya. Katulad kong malulain. Oo, nakakalula siya. So, kailangan mo din talaga mag-focus sa paglalakad. Medyo hindi advisable tong tulad ng ginagawa ko. May mga distractions like nagko-content, nagpa-vlog ka, lalo na pag malulain. Kaya, hindi din ako masyado nag-take shots habang naglalakad kasi medyo malulain tayo. Ngayon eh, sumusubok tayo. Ina-enjoy natin yung scenery. Di ba? So, nandito yung rice field. And somewhere dyan yung falls. May ilan din tayong drone shot sa falls. Actually, hindi ko alam yung pangalan ng falls. Umuwi na si Boogie. Kanina pa nag-aya ka dyan. Pauwi. Oh, baka makaka-uwi na rin kami. Pagod. Natapos ang almost 4 hours na dun eh. Na-trail siya. Dito na kami. Sa aming accommodation. Ano lang dal? Kung makikita nyo yung asul na bubong dyan, doon tayo tumambay kanina. Sarap. Makapananghalian at makapagpahinga ay naggayak na rin kami upang umuwi sa Maynila. Ramdam na ramdam ang pagod ng bawat isa. Subalit sadyang hindi matatawaran ang mga karanasan sa paglalakbay naming ito. Bilang manlalakbay, akala ko noon na sapat na ang masilayan ng magagandang tanawin sa isang lugar. Subalit habang tumatagal, ay mas nagiging interesado akong makisalamuha sa mga taong nakakasama ko sa landas nito. Kamustahin ang mga pamumuhay ng bawat isa at tuklasin ang mga kaalaman ayon sa mga lokal ng lugar na aking pinupuntahan. Sa ganitong paraan ay mas maayos kong nailalahad ang mga istorya na nais kong ibahagi sa aking mga tigasubaybay. At hanggang dito na lamang ang kwento ko tungkol sa paglalakbay namin tungo sa Batad. Muli, ako nga pala si Tenten. At marahil ay di tayo lubos sa magkakilala. Subalit maraming salamat na nakarating ka sa punto ng video ng ito. Hanggang sa muli, paalam at ingat!